ang sunod dyan eh. Dilaw ang galawan. Dilaw ang galaw. Dilaw ang galaw. Da? Kasi noong araw, under Aquino administration, grabe ang tanimbala sa airport. Na ang biktima rito yung mga biyahero at mga overseas Filipino workers na ang lahat ng Pilipinong nag-a-abroad, lalo ng OFW, ay biktima ng kaya balot na balot yung kailang mga bagahe. Kaya pagdating sa abroad, malayo pa lang yung bagahe, alam na kung saan galing. Kasi tanimbala rito noong araw, matindi. Na alam natin ginawang kalokohan niya, ginawang hanap buhay yung tanimbala, hindi naman na kontrol ng nakaraang management ng airport at saka ng gobyernong Aquino. Eh ngayon, aba, bumabalik, hindi naman tanimbala, tanim-alak na sa New Bilibid Prison. Yan ang sinasabi kasi nagdududa ang marami. Matapos mag-grade, umano, ang bagong management ng New Bilibid Prison, kabilang sa mga patalim at kung ano-ano, ay ang libo-libong mga alak. Na ang sabi ng iba, saan galing yan? Bigla na lang. Ang masakit nito, hindi nakatiis, may mga taga dyan sa loob kumanta na. Hinakot daw talaga yon, kaya nga tinawag na tanim alak. Planted. Inilagay doon, tapos nag-grade, kunwari na kumpis ka. Anak ng buhay yan na. Bakit si General Katapang hindi nag-iingat? Eh binabansagan nga na siya ay dilawan. Kasi siya ay chief of staff ni Aquino noong July 2024 hanggang 2025. Kaya kahit siya ay military na non-partisan dapat ang military. Ha? Eh nababansagan dilawan siya dahil nga po sa identify siyang hindi lang chief of staff ni dating Pangulong Aquino. O hindi, classmate yan, kaklase yan. Sa kung saan mga eskwelahan, basta klaklase yan eh. So talagang mula sa pangkaraniwang sundalo, yan si Katapang, kaibigan na ni Aquino. Kaya nga siguro naging chief of staff yan. O diba? Eh ngayon, dahil pagkakaisa, babangon muli, hindi na nakatingin si Pangulong Marcos kung anong kulay ang pinanggagalingan. Pero ito identify na dilaw. Eh kaya lang, alam naman niya na nung Aquino administration, hindi namamatay at matindi, nawala lang yung tanimbala nung pumasok na yung Duterte administration. Di ba? Natapos at natapos yung Aquino administration, talamak ang tanimbala sa airport, ang biktima yung mga bagahe ng mga overseas Filipino workers at iba pa para lang iharas, para lang pagkakwartahan, para pagkakitaan na wala namang ginawa yung management ng airport ng mga panahon yun. Kasi hindi naman nila control. Kung may nagawa sila, dapat nahuli nila, natigil. Hindi eh. Ang nagpatigil ng tanimbala sa airport, pagpasok na ng Duterte administration. Dahil ang sinabi ng Pangulong Marcos, Pangulong Duterte na, ipakakain ko ang bala sa gagawa nito. O, di natakot. May napakahirap tunawin ng bala. Ipapakain niya. Ganun lang palang kasimple. Ganun lang ang direktiba, nawala eh. Di ba? Yan ang style ni Duterte, no? Ipapakain ko ang bala. Kung sino ang nag-ooperate dito sa airport, o, di isa-isang nawala sa takot. Eh ngayon, nawala nga yung tanimbala, pero ang balita ko, nakakabukasan na naman sa airport. Kalaban niyo, may bagong ganun, ha? May mga nagre-reklamong OFW sa akin or mga Pilipino ang ating mga followers dito sa Mike Abbey Opinion. Opinions, meron hong nabubuksan naman na bagay sa airport. O, sino bang management sa airport? Tapos ngayon, punta tayo sa airport, Pasay, Paranaque, punta tayo sa bandang dulo, Muntinlupa. Anong nangyari doon? Tanim alak. Tanim alak. Kunwari, yung ibig sabihin, para inyo maintindihan, pinalabas na maraming kontrabando na illegal sa loob ng Muntinlupa nung nakaraang management under. Sino ba nando doon? Di ba ito sinuspindi na si Gerald Bantag? General Bantag. O ngayon, nag-operate sa ilang araw pa lang, ha? Kailan ba nasuspindi siya nung? Wala pang isang buwan. Wala pang isang buwan na suspende si Bantag. O, nag-operate yung kampo ni General Katapang Jr. Marami raw nakumpiska ang mga patalim at kung anong pati alak. O, eh, nagdududa ngayon ang tao. Bakit napakaraming alak? Libo, hindi naman 100 bote lang eh. Hindi naman 500 bote lang eh. Libo-libo. Tapos may kumantang Tagalog, hinakot po yan. Bagong pasok lang po yan, pagkatapos nung mag-grade, pinalabas na yan eh, kontrabando. So tanim bala sa airport dati, ngayon tanim ala. Kaya sinabi kong galawan or dilawang galaw.
tama o mali, kayo po ay malayang makapag-comment dyan. So, kahit anong deny, kung anong kulay yung pinanggalingan, pero yung galaw nila, body language, makikita mo kung ano ang pinanguhugutan. Paano tayo titilo nito? Muntin lupa na lang, may mga planted pa. E kung ginagawa ito sa labas na maraming biktima ng planted dyan, tinataniman ng ebidensya para mahuli, para makasuhan, dahil maliliit na tao yan. Pag malaking tao, hindi nila kayang i-planted eh. Lumalaban eh. O hanggang sa nakulungan ba naman para lang ma-justify na merong something, magtatanim kayo ng alak na napakarami, maglalagay kayo ng alak sa lugar na tapos magre-raid kayo, papalabasin nyo, kontrabando, illegal. O eh, alam mo kung isang kahong alak lang yon, pwedeng naligaw lang o pwedeng... Eh, pero libo-libo, dami naman nun. Paano nakapasok yun? Eh, sabi nga ng mga simpleng dalaw doon, nasa asawa ng mga nakakulong eh. Kahit mga babae, pinag-uubad. Para lang matiyak na walang dalang kontrabando. O pagkatapos yung libo-libong kahon-kahon ng alak ay nakapasok, paano nakapasok yun? Hindi yung kayang ipasok na isang gabi lang o isang araw lang dahil napakarami. So, truck. Bakit may nakapagsakot ng truck dyan? O yan. So, kaya kahit anong pagdi-deny, kahit anong sabi, hindi sila dilawan, ito'y ganito, eh ang galaw, dilawan. Kasi nga, hindi pa naman nabubura sa kaisipan ng mga Pilipino, especially ang overseas Filipino workers at biktima ng tanimbala, 7 years ago, 8 years ago, di ba? Nangyari ang tanimbala noong kalabaw mo po si Aquino, 2010 hanggang 2016. Pagdating ng 2016, doon lang ko nawala yan dahil sabi nga ni Digong, papakain niya. Ang bahala doon sa gagawa nito. Di siya takot, walang gumawa. Ganun lang pala eh. Eh ngayon, ang balita ko, inuulit ko nga, nangyari na naman, wala namang bahala, pero may nawawala na namang bagahe daw. Sino ba ang management ngayon? Ano? Ngayon, ang management na ano? Management ngayon ng airport ay anak ni Tugadi, si actor ni Tugadi. Yung anak na bunso ni former Secretary Art Tugadi, yun yung itinilaga ng ating Pangulong Marcos na bagong General Manager. So General Tugadi, sir, okay, tingnan po niya, may balita. Meron naman po mga bagahing na bubuksan. Ang dami pa namang uuwi. Dahil itong November, December, marami talagang uuwi, balik bayan. Dahil nga po sa magbabakasyon sila dito, magpapasko at magbabagong taon. So kung nabuburiki, nabubuksan yung kailang mga bagahe, kaya yan naman yan. Paano tayo hihikayat ng mga turista at kapitalista kung yung kailang mga bagahe hindi siguradong hindi mananakawan? Di ba nakakahiya? Puro kahiyan ang ginagawa eh. Ano ba itong nangyayari sa bayan natin? Kailangan talaga ang Pangulo magpakita na ng tapang at galit kung kailangan eh. Wala eh. Aapat na buwan pa lang ang Marcos administration, naglalabasan na itong mga kalokohang ito eh. May nagbubukas ng mga bagahe sa airport, may di umano ay tanim kontrabando, tanim alak sa New Bilibid Prison. Eh, ano itong nangyayaring ito? Hindi ito inaasahan ng 31.5 milyong Pilipino na naglagay kay Pangulong Marcos. Hindi ito inaasahan ng majority ng mga butante na ganito ang mangyayari. Although napakaaga pang husgahan, 4 months and 1 week pa lang ang Marcos administration. Pero kung ganitong napakaaga, eh sinasabutahin na. Kasi itong gumagawa nito, sabotahe ito eh. May pagsabotahe ito eh. Kasi kung totoong may malasakit sila kay Pangulong Marcos, may totoong malasakit sila sa mga Marcos dahil ibinalik ng taong bayan sa kapangyarihan ng mga Marcos, abay hindi nila gagawin ito. Eh bakit ginagawa na naman? So palagay ko, kailangan may mga matatapang at matinding policy at statement ng Office of the President. Hindi naman natin pwedeng utusan ng Pangulo. Pangulo siya eh. Alam niya, dapat gawin. So tingnan natin kung anong magagawa ng Pangulo. Although, kanya-kanyang style ng management. Hindi ko naman kinukumpara. Pero kanya-kanyang style. Ang style ko ng Pangulong ganito. Kaya lang, oh, maraming pasaway. Na parang ang pasaway ay tawag dito, hindi natatakot. Para din drugs. Di ba sabi nila, dumami na naman ang drugs. Sabi, para din crime. Sabi nila, dumadami naman ang crime. Eh, hindi naman talaga may tago. Nangyayari. Although hindi naman ganun karami, don't panic. Huwag kayo matakot, mga Pilipino nasa abroad na magbalak, magbakasyon. Tuloy po kayo. Magbakasyon po kayo, subukan nyo. Magbalik kayo sa Pilipinas. Hindi naman ganun kagulo.
maliliit na area lang at kontrolado naman. Kaya nga lang, habang hindi pa lumalaki ang problema, dapat makontrol na. Itong kalokohan sa ito kalokohan lahat itong mangyayari sa New Bilibid Prison. Eh. Kontrolado yung compound, punong-puno na security. Bakit nakakapasok labas ang illegal? So, pera-pera lang yan. Kung walang perang gumagalaw, hindi yan mangyayari. So, malinaw na pera-pera. Kaya mayroon tanim alak, may tanim pataling, kung ano namang nakukumpis ka dyan sa loob. Iyan ay sabwantang malawak. Saan ang gagaling yan? Shabu, drugs, patalim, baril, alak. Saan ang gagaling yan? Wala namang pabrika sa loob. Wala namang pabrika ng shabu sa loob. Wala namang pabrika ng alak. Wala namang gawaan ng baril doon. Walang gawaan ng mga patalim. Bakit may mga patalim doon? Pagkatapos pag nadidinig natin ng mga dating Bureau of Director General ng New Bilibid Prison at until now, ang mga, sabi nila, kontrolado nila. Under control nila. Eh kung under control, dapat walang illegal. Eh bakit lagi may illegal? Sa tuwing magre-raid sila, mayroong illegal. Ito nga lang pinagdududa ang illegal kontrabando yung alak. Yung patalim, normal lang talaga meron. Hindi nga malaman, buti maubos-ubos yan. Eh. Pero yung ganong karaming alak, kaya nga parang tanim alak. Sinadyang ilagay para palabasing masama ang nakaraang administration. Masama at walang ginawa ang nakaraang Director General. Yun ang purpose nun. Paano tayo uunlad nito? Diba? Huwag naman tayo mawala ng pag-asa pero hindi na nakakatuwa sa to. Natuwa ko ba kayo sa nangyayaring yan? Masaya pa ba kayo sa nangyayaring ito? Parang Hindi naman po pwedeng pagtakpan at wala naman totoong balita. Kung ano ang totoong balita, talagang paninindigan natin yan. Sumusuporta ako sa administration ng Marcos. Sumusuporta ako sa ating pamahalaan dahil gusto rin natin ito totoong pagbabago, pabangon muli. Pero itong mga kapalpakang ito, eh, hindi naman natin pwedeng tatalakayin ito. Kasi totoong balita yan. May masamang epekto sa pangkalahatan at imahe ng bansa, imahe ng Pilipino, at may epekto sa mga taong kanilang sinisira. At balak sirain. Siraan dito, gibaan dito sa atin. Eh. Sa halip na magtulungan para umunlan, magtulungan sama-sama, ang gusto ng Pangulo, sama-sama, babangon muli. Pero gibaan eh, laglagan eh. Pagkakampi ka, pag hindi ka kakampi, lalaglag ka talaga, sisiraan ka. Pagkakampi ka, at kakampi ka, kahit napalpa ka, dito ka. Ano ito? Ano ito? Although, 4 months in 1 week pa lang ang ating administration. Kaya lang nagtatanong tayo at ang maraming mga Pilipino. Hindi ito ang inaasahan ng pagbabago sa ilalim na sa ginawa ng 31.5 million Pilipino. Ang task nga ng expectation nila, akala nila overnight, 1 week lang, magbabago na eh. Although hindi ako naniwala doon. Ako, aking ibinigay ng pagkakataon, 100 days. Dahil talaga ang 100 days, medyo magulo yan. Ano yan eh? Organizational pa lang yan eh. Paglalagay pa lang ng mga pwesto sa mga iba't ibang posisyon, okay lang yan. Tsaka yung programa. Pero ngayon, dapat after, ito na nga, nakaka-forma sa tayo, dapat malinaw na yung mga national policy, economic policy, at kung ano-ano pa. Although mayroong economic reform, pero kulang pa yon. Mayroong isang dating opisyal ng Bangko Sentral eh, pero mukhang pag hinugot natin ang pinagdaanan, parang dilawan din eh. Naghahanap na. Sino ba yun? Deputy Director ng Bangko Sentral dati, si Bunigundo. Kasi ekonomista siya, hindi doon nakikita niya ang konkretong policy ng kasalukuyang administrasyon sa talagang, ano ba talaga, ang direksyon ng takbo ng ekonomiya ng bansa. May punto siya, dati Deputy Director yan eh. Deputy Governor, number 3 sa pinakamataas na opisyalis ng Bangko Sentral, nagretiro na yata. So, nadinig ko isang araw, gano'n ang sinasabi niya. Parang hindi niya nakikita yung konkretong programa para pagandahin ang ekonomiya. So, mga gano'n eh. 4 months and 1 week pa lang ang ating administration. So, atin pong isalba, dapat isalba, sabihin natin ang totoo. At hindi naman nga humasama yan kung tatanggapin nilang constructive. Kasi pag tinanggap nilang paninira, eh, wala tayong magagawa. Iba na ang dating nila. Pag sinabi lang sinisiraan sila, eh, iba ho ang dating niyan.
Pero kung tatanggapin nila dahil kasi nangyayari, maaagapan. Katulad niya nangyayari sa New Bilibid Prison, puro kalokohan yan eh. Bakit hindi nila ngayon dapat ipakita ang pagkakaisa? Tuloy, mali, totoong galawan ang paglilinis. Totoong galawan ang reforma dapat makita. Kailangan ba bang may mabuhis na buhay para lang mabulgar ang kalokohan sa New Bilibid Prison? Eh, napapag-usapan itong talamak na kalokohan ito nung mamatay si Lapid at mamatay si Villamor. So, kailangan bang may magbuwis pa ng buhay? May mawala pang buhay para lang mabulgar ang mga kalokohan ito? Eh, nasaan? Anong ginagawa ng mga opisyal na tinatalaga, pinapasweldo natin? Ang tatapang nila, ang gagaling lang magsalita. Bet, parang kulang sa gawa. Yung bantag, maaaring marami siyang nagawa. Pero kulang pa rin. Kasi nga, may namatay nung nandun siya. Ay, hindi naman ho ito batikos. Totoo naman, may namatay nang nandun siya. Diba? Bago siya sinuspindi, nung siya sinuspindin, kaya nga sinuspindi kasi nga may nangyaring masama sa loob. Bakit nangyari yung patayang ganun? Diba namatay si... Yan ang dahil lang kaya siya nasuspindi. Ikinanta nung gunman, umano, na si Joel Historial, na ang kanilang middleman nasa loob. O eh, patapos ikantay ang pangalan ng hapon at pinatay. Oh, di ba? So, under pa, command responsibility, under pa rin yan ni eh, Bantag. So, kung maraming ginawa si Bantag ng reforma sa New Bilibid Prison, marami pa rin hindi nagagawa. Maraming nagawang kabutihan, marami pa rin nangyayari doon hindi pa niya totally nakokontrol. Ay tapos ito, nirelieve siya. 90 days without pay. Pero malabo na makabalik kasi bumabatikos na siya sa gobyerno. Tsaka kung balita ko, ang lumalabas ngayon sa mga report, eh kasama siya doon sa 100, mahigit na 116 na person of interest. So hindi ko naman pinangunahan. Pag kinasuhan niya, paano makakabalik? Eh dalawang kaso pwedeng harapin niya. Yung administratibo, balag isang kaso yun na pwedeng ipalis sa kanya kasi yung maaaring kapabayaan, kaya may namatay. Kaya namatay si William. Kasi lahat ng mamamatay sa loob ng bilangguan, merong pananagutan ng Director General at mga security. Kaya nga nandoon sila, security, bigyan ng protection, ay bakit may namatay? Di ba? Hindi maiwasan sila itanongin. Oh, ngayon, ito namang galaw ng bagong management under officer in charge pa lang, kaliwat kanan ng operation, tinanggal na ang lahat. Tinanggal na yung SAP, Special Action Force. Tinanggal na yung Bureau of Jail Management Penology sa loob. At tinanggal na rin pati tagapagsalita. O lahat ng feeling, talaga na siya na yung full-time Director General kahit officer in charge. Alam ba ninyo, pagka OIC, OIC ka lang, limitado ang power niya, limitado ang galaw kasi officer in charge ka lang. Pati yung marami mga pagperma at mga policy, hindi mo basta-basta may patutupad yun kasi OIC ka lang. Iba ang OIC kaysa acting. Ang acting, more or less, talagang ikaw na yan, acting nga lang. Pero yung officer in charge, limitado yun. Pero yung galaw ng general, aba, para siyang full-time director general na. Eh, ang problema, eh ito sumabit nga. Hirap ipaliwanag kung bakit napakaraming ala. Kaya tuloy naglalabas ang yung sapantaha, speculation, opinion, at meron daw di umanong nagsalita mula sa loob na, ma'am, sir, ganito. Tanim ito, biglang dumating po ito, kahon-kahon. Bago po ito, hindi ho ito dati. Bagong mga alak ito. Oh. Tapos nag-read po yung mga tao nila. Ayun, kinumpis ka. Inalabas, ebidensya. Nalawa na. Ano yun? Kaya nga, dilawang galaw ang tawag natin. Kaya, alak na nga ba? Dilawang galaw. Tama o mali? So, eh, mag-ayos po kayo dahil gusto ng ating Pangulo ay pagkakaisa, kaya kahit anong kulay kinukuha, maging kasama ng gobyerno at na magkaisa, babangon muli. Yun naman ang purpose ng Pangulo. Lahat ng hindi siya nakatingin sa kung kanino ka nang galing, kung saan ka nang galing. Kahit anong kulay ka, kahit anong political party mo pinanggalingan, kung sa tingin ng Pangulo ay makakatulong pa sa kanya, binibigyan ng mga posisyon. O, di ba? Kaya lang, ay bakit naman pinagdududahan na nga kayong galing sa dilaw, yung iba dyan, ay yung galaw-dilaw pa rin. Katulad niya yung tanim-tanim na yan. Yung mga tanim-tanim sa inyo nangyari yan eh. Diba? Paano ka naman? Tatawa ka na lang talaga eh. Pero nakakatawa na tatawa kang maiinis ka kasi bayan natin itong nasisira.
Pilipinas, imahe ng Pilipino at Pilipinas ang nasisira. So madalit sabi, tayong lahat kayahiya sa international community. Convicted na ang mga tao, nakakulong...